Hello, magandang tanghali po. Mai-share po ako sa inyo crescent. Gagawa po ako ngayon ng crescent. Kailangan may nakahanda kayong butter. KDD butter. Ayan, KDD butter. Icing sugar. Flour. 1½ cup. At almond powder. Ayan, yan kasi ang gagamitin natin dito sa crescent. So, naglalagay na po ako ng baking powder, 1/2 teaspoon, at icing sugar, 1 tablespoon, at vanilla, 1/2 teaspoon. Ngayon, ilalagay natin ang butter dito. Lagay natin dito at isi-shifted natin itong 1½ cup na flour dito. Paghaluin siya lahat. Madali lang. Kung gusto nyong gumawa nito sa bahay nyo, pwede nyong gawin. Susundan nyo lang yung ingredients na inilagay ko dito. At mamaya, isusulat ko po sa description. Then, 1/2 cup na almond powder. 1/2 cup. Kulang. Kailangan ng dagdag. Hindi nakaabot ng 1/2 cup. Dagdag ng 1/2 cup. Sumubra. Kailangan bawasan. 1/2 cup yun. Ayan. Tama na. Paghaluin nyo yan lahat. Simple lang. Simple lang siya. Kasi biscuit siya na crescent. Tapon ko muna para walang dumi sa lamesa. At pagkatapos nito, mamasahe natin. I-mix natin silang lahat. Kompleto na. Diyan na yung butter, asukal, vanilla, baking powder, flour, at mamasahiin na. 100 grams na butter ang ilalagay nyo. Single lang po ang ginawa ko para sa bisita bukas. Hindi kasi ako pwedeng gumawa ng marami kasi isa o dalawa lang ang bisita. Kailangan magpantay lahat kasi ipo-form mo siya na 1/2 moon. Crescent na maliit. Ganun. Madali lang. Pwedeng-pwede yung gawin yan. Madali lang gawin. Ayan. Since tapos na natin siya namasa, ito na siya. Then, ilalagay na natin siya dito. Ifo-form natin siya na crescent. Igaganon-ganon mo siya para magporma, and then ayan. Para maging maayos siya, parang naglalaro ka lang ng ano, yung laruan ng mga bata.
hinihimas-himas, ganito na siya. Then, pagkatapos, gawin mo siyang crescent. Ganito. Liitan lang kasi isang subo lang sa bibig. Ganito. Ganito na ang pagkagawa. Yan. Ganyan. Kailangan gandahan mo rin para maayos siya tingnan. Kailangan pantay silang lahat. Dito ka matatagalan sa paggagawa ng crescent na. Kasi matagal, gaganon-ganonin mo, aayusin mo. Kailangan pantay para hindi siya magka-crack. Pag ilagay sa oven, okay siya. Maayos ang kanyang forma. So, since okay na siya, gawin na natin siyang half moon. Ganito, half moon. Yan. Crescent. Ang tawag, crescent. So, ngayon, tapos na natin mailagay dito lahat ng ginawa ko. 42 pieces crescent sa ginawa ko. Ayan. Ito na siya. Ngayon, lulutuin ko pa siya for 10 to 13 minutes. Naka-ready na siya ang oven. Naka-ready na. So, ngayon, isasalang natin siya. Naka-set na ang oven ng 170 degrees. So, ito na ho siya at isasalam na natin. Hihintay natin siya for about 10 to 13 minutes habang nakasalam pa siya. Madali lang, pwede nyo yan gawin sa bahay nyo kung kumpleto kayo ng gamit. Hindi naman mahal. Butter lang ang bibilhin nyo. Flour, icing sugar, vanilla, at saka almond. Almond lang ang mahal. 4 kidi ang half kilo. Ipapapowder nyo yan. Pwede rin kayong gumamit ng pieces, i-chop nyo. O kung gusto nyo rin powder, i-powder nyo. Katulad sa ginawa ko, powder, mas mabuti. Madali lang. Sa susunod, ang isishare ko na naman sa inyo, gagawa na naman ako ng cake para may matutunan din kayo. Isusulat ko lang mamaya sa description ko ha. At sana magustuhan nyo rin yung ginagawa ko na sinishare ko sa inyo para may matutunan din kayo. Dati rin nag-umpisa ako, wala akong alam. Binilhan ako ng madam ko ng mga libro, mga recipe hanggat sa natutunan ko at nakahiligan ko na rin kasi para naman yan sa atin at kung tayo'y uuwi, mag-for good, mag-business, at least may alam tayo. Diba? So, kailangan habang dito pa tayo, kukuha tayo ng experience. Kahit paano, may nalalaman tayo. So, hintay na lang natin yan. Para so, ngayon, tapos na siya at tatanggalin ko na siya sa loob. Okay? Tapos na siya at ito na ang kalalabasan ng niluto kong crescent. Ito na siya. Golden
brown. Kailangan ganito ang kanyang kulay pag naluto na siya. So ngayon, since mainit pa siya, maya-maya, pag lumamig na siya, lalagyan natin siya ng icing sugar on top. Okay? Salamat at sana magustuhan nyo. I-like, i-subscribe nyo. At mag-comment na rin kayo. At sana gawin nyo rin ito sa bahay nyo. Thank you! So, ayan na. Nailipat ko na dito yung crescent. Ready na siya for tomorrow para sa mga bisita. Ayan na. At ito. Dalawa ho ang nagawa ko ngayon. Ito, na-upload ko na siya sa video ko. Yan ang honey sesame bars. Gawa ko yan ngayon, dalawa. At ito naman ang crescent. So, gawin nyo ho yan sa bahay nyo. Madali lang. Thank you.